Ipinaskil, basura na ako pagkatapos ng eleksyon. Alam naman nating lahat na hindi lahat ng campaign materials ay nare-recycle. Alam niyo ba, sinabi ng COMELEC kapag ang national candidate ay may political party, 3 piso kada botante ang pwedeng gastusin ng isang kandidato. At 5 piso naman para sa walang political party. Kaya kung 61 million plus ang voters, ang may political party ay pwedeng gumastos ng 183 million pesos plus at 305 million pesos naman para sa mga walang political party. Kaya ang mga tumakbo, diba? Siyempre, kasama sa gastos ang posters at streamer, TV commercial, giveaways at siyempre mga leaflet, handouts at iba pa. Tapos pagkatapos ng eleksyon, kakalimutan na nila tayo. Este, mga basura pala nila. Sabi mo naman, merong 61 million plus registered voters. Kung bibigyan kada isa sa kanila ng mga flyers, merong 61 million na kalat in the making for each of the national candidate. O hindi pa kasama dyan ang local candidates. Eh paano na kaya kung kasama? Eh di tambak na tayo ng basura. At ito pa, merong pang balota noong 2017 election. Merong 56.7 million plus na balot ang naimprenta. O diba, ang dami-dami-daming kalat. Kung ang isang tarpaulin ay may sukat 3 feet by 2 feet, ito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. At kung ang isang barangay may 10 tarpaulin, ito ay aabot ng 1,000 pesos. Sa Metro Manila pa lang, meron tayo 1,704 barangays. At kung ang bawat isa sa senatorial candidates ay may 10 tarps, magkakaroon tayo halos ng 1,056,480 tarpaulins ang nakakalat pagkatapos ng eleksyon. Kaya nananawagan kami na pagkatapos ng eleksyon ay linisin ang mga Pinaskil na campaign material sa aming barangay. Tandaan! Hindi padamihan na poster ang labanan sa eleksyon, kundi padamihan ng magandang magagawa para sa bansa. Vote wisely! Paalam!